ulang hirap bisyong totoo ang nasa ulang hirap ang saya saya sa ulang hirap Laman ng mga balita, yung sunod-sunod po na pang-hold up sa mga convenience stores sa Maynila na nakuhanan pa ng closed circuit television o CCTV camera. Pero paano nga ba magiging epektibong panlaban sa krimen ang mga CCTV sa bahay man o negosyo? Yan po pag-uusapan natin ngayon. Kasama si Mr. Marco Mondejar, isang security gadgets expert. Good morning, Marco. Ay, magandang umaga po. Ayan, syempre, ito puro CCTV na sa harap natin. Opo. Ano ba yung dapat natin tandaan kapag bibili tayo ng mga CCTV camera? Ano po rin yung pagdating, with regard sa CCTV camera, we all believe that, you know, ito talaga yung best method in reducing crime. No? Tama po sinasabi niya na this serves as a deterrent po whenever may mga gusto mag-attempt mga criminal elements po. Now, sa line po, line of products po natin with regard sa mga CCTV cameras, importante yung malaman po natin na yung capacity as well as yung chipset na which very important to vital important to yun na part ng ating CCTV wherein dapat to at least mga charge coupled device mga CCD high resolution cameras po ang malinaw, dapat na bibigyan natin ng priority tama yun halimbawa mayroong gusto maglagay sa bahay dahil tama po, okay. Gusto mong i-monitor yung yaya mo kung paano niya inaalagaan ang anak mo anong klase ng CCTV at saan parte ng bahay mo siya dapat ipupwesto? Well, syempre, ang most common po natin yung mga main entrances natin, as well as yung ating back doors, kung meron tayong mga terraces, as well as yung mga areas na we may never know na ito pala ay could be a possible entry, which is yung mga back doors. Ah, mga ganon. Tama po, opo. As well as yung mga garages po natin. Ah, so kung for security, ano? Tama po, opo. Maglagay ka isa sa loob, para kung gusto mong makita kung ano yung ginagawa ng yaya mo sa anak mo pag wala ka. Tama po, it can also serve as child monitor. Oo, kasi di ba may mga ganon eh, may mga ganon kaso na nakikita nila kung ano yung ginagawa ng yaya. Dahil minomonitor nila sa kanila mga CCTV. Halimbawa naman pang negosyo. Yes. Ayan, mga, yes, syempre, mga pang-hold up dyan eh. Anong klase ng CCTV at saan din dapat ipwesto pag sa mga negosyo? With regards to sa mga businesses po, as much as possible, well, especially yung mga retail stores as well as commercial industrial areas convenience store, po. Oh. Importante kasi especially yung mga stores na mabilisan ng mga transactions po dyan, huwag ho nating hayaan na mag-suffer yung quality images po na nakukuha natin through ating pag-monitor sa kanila. Importante ho na hindi lamang nagkakabit tayo ng camera for compliance reason, pero importante makita natin yung resolution ng cameras natin, mataas yung kanyang picture element. As well as importante po kung saang angulo po natin ilalagay yung ating mga cameras. Kasi parang the traditional way of setting up yung cameras po sa mga ceilings, which is ang problema pag sobrang ang taas po, kung gusto mo siyang i-zoom in, hindi mo naman appreciate yung images na nakatapos. Yes, so sabi mo nga kasi yung iba for compliance lang eh. Tama so po. Medyo mas maganda yung magdagdag na ng gastos. Tama na mapapakinabangan mo naman in the near future, di ba? So, ano yung paalala mo sa mga nais bumili? Alam ko, medyo tumataas ngayon yung demand for CCTV. Parang sabi mo nga, parang nagiging ano na siya, necessity. Necessity na ano yung mga dapat tandaan ng mga bibili ng CCTV? Well, masasabi natin dyan, we need to be vigilant po, no? Always increase natin yung level of alertness and awareness po natin. Kasi we'll never know talaga mga criminal elements, paano sila nag-iisip. Pinaplano kasi nila yan bago gawin, di ba? Wala po tayo talaga magagawa with regards sa mga criminal elements. Pero ang importante dito, to outsmart them, to outwit them, no? And alamin natin, alam yung mga potentials and capabilities na pwede nilang gawin sa atin. And dapat ma-foresee natin in advance. Oo, dahil ngayon, pagkaalam nila may CCTV, medyo nagdadalawang isip din sila, di ba? So sa kayata, dapat ilalagay mo yan yung medyo hindi agad kitang-kita nila, no? Well, pwede rin yung nakikita na agad din, okay. No? Pwede rin yung kung may extra ka pang budget, maglagay ka ng mga cameras na medyo nakatago. Naka-hide. So maraming salamat si Mr. Marco Mondejar, isa pong security gadgets expert. Mga kapungso, tandaan po, ha? Kagaya nito, Tita Sue, yung tindahan ko, may nagdinakaw na. Ay! Grabe! Ng pera. Shoplifter iyan. At ito malinaw. Ang linaw niyan, ha? Diba? Dapat ganito kalinaw, Marco, ayan, no? Tama po, tama yeah, kasi tikita mo naman pag sinabi, sino yung nagnakaw? Tandaan niyo po yung pagmumukha niyan. Sandali lang, ha? Tingnan mo yung luan. Ako, ninakawan yung tindahan mo. Ayan, ako. Kitang-kita, oo. Oh, oh. Naka talaga. May pulis. Mr. Marco Mondejar, isa pong security gadget expert. Ayan po mga kapuso, tandaan ang doble pag-iingat at pagiging alerto ang pinakainam na sandata laban sa kasamaan at kapahamakan.